Si Manuel. So patapos na naman yung araw natin dito sa bukid at maya-maya mag-handling tayo kasi yung incubator na nasabi ko sa inyo nung nakaraan na nasira na pa-recalibrate na natin at pang 10 araw ngayon nung mga itlog na unang sinalang natin. So batiin ko lang mga kasimanwa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. Unahin ko na si kasimanwa Richmond Panyares, kay Rod Ornos, Genesis Kabading from Cagayan Valley, at kay Zara Murada watching all the way from Taguig, happy viewing. Andy Cometa Vlog, Ador Balyares, ganun din kay sa channel, kay ano, YouTube channel ito, Herald Barangkil TV, taga Bicol naman, itong kasimanwa natin, at si Joel Trazo, Arvin Banwa, Ricky Villanueva, kay Clarence Jan Bora, Ayog Agriventures, salamat po sa panonood. JR Letrada, at syempre pa kay Kasimanwa Kent Werlo Abinsay, na taga Makilala, North Cotabato, RJ Ruga, Sator Irot, at Romnel Bora, Romnel Boca. Ano ba to? Hindi ko maintindihan ang sulat kamay ko mga kasimanwa. Romnel Boco yata ito. So yun, salamat po sa inyong lahat. Ito mga kasimanwa, ang mga itlog na to ay ipon namin ng 5 days. So collection ito ng 5 araw. At so isa yan sa mga ginagawa namin mga kasimanwa nang sa ganun yung fertility ng mga itlog ay ma-preserve. So hindi lumalampas ng 5 araw yung pag-iimbak namin sa kanila. At room temperature lang namin nilalagay. So hindi na namin binabalot ng papel at ilagay sa baba ng refrigerator. So ito, lahat ng ito mga kasimanwa ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satig, 8, 50, so may isang 57 lahat mga kasimanwa. Ayan, kung makikita nyo ang marka na nilalagay namin ay yung dates pang 10 araw. So ngayon yan December 14 at December 22 ay yung paglalagay naman namin sa baba nitong incubator para sa hatching. Bale, itong incubator na to, mga kasimanwa, 2 layer. Pero yung baba, ginagamit na lang namin siya as hatcher. Kasi napansin namin nung
matagal na tong incubator na to, mga Samanwa, February 2018 namin binili ito. At kung makikita nyo, no, yung kanyang so yung itaas kasi, yung heat source ay nandito sa taas. Kaya dun sa ilalim, hindi pareho ng temperatura kumpara dito sa upper deck. Kaya ang ginawa namin, mga Samanwa, bali exclusive na lang itong taas na to, ginagamit namin na setter. At itong baba naman, mga Samanwa, exclusively ay doon na namin nilalagay pag dating ng day 18. Pagkatapos nun, sasalangan ulit namin ito. So kapag naibaba na, salang ulit. Nang sa ganun, tuloy-tuloy siya. Okay? At temperature maintain namin, mga Samanwa, ay 37.8 lang. So hindi na namin inaalis yun. From day 1 to day 18, 37.8. So sa klase na incubator na to, kahit 37.8 mga Samanwa yung reading, so dito sa taas, ganun, pareho. Kaso dun sa baba, nasa 35 to 36 yung range. So ganun talaga siya. Yun yung isa sa mga disadvantage ng ganitong incubator. Pero okay na din kasi nakakapagsalang kami ng tuloy-tuloy. Okay, so magka-candling na tayo, mga Samanwa. Gagamitin ko lang itong flashlight. Usually kasi itong cellphone yung ginagamit ko dahil mas maliwanag, pero ginagamit namin as camera. Meron kami dati nung pang-candling talaga na bilis sa Lazada, kaso ang bilis masira. Kaya dito, ito na yung cellphone na lang yung ginagamit namin. So kung makikita nyo, mga Samanwa, yan ang sign, no, na fertile talaga yung itlog. So yung mga ugat-ugat na yan, nakikita nyo, buhay yung sisiw sa loob. Sana ay madami yung fertile ngayon. Kasi ito incubator, kung okay naman yung performance pa, so tuloy-tuloy ko na siya gagamitin para dalawa na. Kasi may bago tayong parating, hindi lang makuha, hindi pa makuha, mga Samanwa, dun sa to go. Dahil nag-lockdown yung Kapitolyo ng Romblon. Ito, fertile din ito. Itong isang ito, mga Samanwa, gaya na nakikita nyo, no, yan yung infertile o true infertility sa isang itlog. Nabanggit ko yung true infertility, mga Samanwa, kasi medyo nagkakaroon ng konting kalituhan pagdating sa pagdetermine ng fertility rate. Dahil sa iba, kapag early embryonic death, so meron tayong tinatawag na ganung kaso, no, itinuturong nila yun na infertile ang itlog. Pero sa amin, so gaya nito, itong itlog na to, no, kung makikita nyo, so meron siyang similya. Nagkataon nga lang na sa unang mga araw ng pag-i-incubate na degenerate yung membrane, mga Samanwa, kaya nagresulta sa early embryonic death. Pero hindi siya infertile. So may similya siya, kaso nga lang ganun yung nangyari. Kaya dun pumapasok yung pagdetermine ng true infertility. Kasi yung true infertility, gaya ng pinakita ko sa inyo, mga Samanwa, ito yon. So yan, malinaw, pag silip mo sa pagka-candling, so wala talaga siyang makikitang sign of life. Okay, so yan, mga Samanwa, yung ginagamit namin gabay. Kapag ganito yung nakita namin, yan yung isasama namin sa pag-identify ng infertility rate or fertility rate. Pero ito mga Samanwa, so isasama namin yan sa pagbilang ng fertile na itlog. Kasi gaya nga ng nakikita nyo, gaya ng nasabi ko kanina, no, meron siyang similya, nagkataon nga lang na during the first 7 to 10 days, namatay yung embryo. So, yun yung aming guide, mga Samanwa. Nasa inyo na yan kung yun din yung gagamitin yung or i-adapt nyo na practice, no? Pero yun lang base sa ginagawa namin at sa mga pagbabasa na rin na ginawa namin tungkol sa pag-determine ng fertility rate.
Sa mga sumanwa, tapos na kaming mag-candling. At ang good news is, anim lang yung infertile sa mga itlog. Ibig sabihin, 51 out of 57 or 89% yung fertile o may similya. So, okay na yan mga kasimanwa. Yung ganyang percentage. Actually, 85 pataas, no? So, very good na yan sa aming standard ng fertility ng aming mga manok. Ang bad news mga kasimanwa, so although anim lang yung ito, yung anim na yon, anim lang yung infertile, napakadami naming kaso ngayon ng early embryonic death. So itong lahat ng ito mga kasimanwa, may mga similya yan gaya nung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, kaso namatay at a very early stage. So sa tingin ko, naging napakalaking factor yung fluctuating na power dito sa isla. Kasi nitong mga nakalipas na araw mga kasimanwa, halos madalas or araw-araw nagkakaroon ng power interruption. Although nagtataga lang ng mga 5 minutes, ganyan. So umaga hapon yan. In a day, nakakaranas kami ng tatlong beses at least na pag-brown out. So sa tingin ko, yun yung isa sa mga naging factor kung bakit madami tayong kaso ng early embryonic death. So itong sana magkaroon tayo ng oras mga kasimanwa nang sa ganun mas ma-discuss pa natin ng mabuti yung tungkol sa ganitong kaso, no? Yung early embryonic death, yung ano-ano ba yung mga pwedeng dahilan niyan at ano yung pwede nating gawing solusyon. So sa ngayon, so far so good. At so itong 40 na to na naiwan ay update ko ulit kayo sa pagdating ng hatch day sa December 22. Ayan. So yun muna mga kasimanwa. Bukas ay pagsikat ng araw, so ipakita ko sa inyo yung setup ng aming mga breeder kung paano namin sila napapanatiling laging nasa kondisyon at mataas yung fertility rate. Yan, umaga na mga kasimanwa. Good morning sa inyo. Ipakita ko lang yung pagkakaiba yung kinandling natin kagabi. So ito mga kasimanwa yung yung sinasabi ko sa inyo kagabi. So fertile na itlog siya pero nag-degenerate yung membrane sa loob, kaya nagresulta sa early embryonic death. So kung makikita nyo naman, yan o, may similya talaga siya. Yan, so gaya nung nakikita nyo mga kasimanwa, yan yung kanyang embryo, no? Na dumikit doon sa eggshell, nalusaw. So hindi na-develop, namatay kaagad. Ito naman mga kasimanwa, yung infertile. Talaga, ayan o. Oh. Oh. So gaya na makikita nyo, so wala talaga siyang embryo sa loob. Okay, so yan yung binibilang natin doon sa o kinaklasify natin as infertile sa pagdetermine ng fertility rate. Ayan mga kasimanwa. Ikumpara nyo dun sa isa kanina, no? So, pinakita ko lang sa inyo. Mga kasimanwa, good morning. Tap moon tayo. So, mamaya, pakita ko sa inyo yung mismong setup, no, nung mga breeders namin, kung papaano namin na-maintain na mataas yung kanilang fertility rate. At ibahagi ko sa inyo yung ilang practical tips na baka may mapulot din kayo mga kasimanwa. Mga kasimanwa, nandito na tayo sa ating area kung nasaan nandun yung ating mga breeders. Ngayon, yung unang-unang bagay, syempre, na dapat nating tandaan para yung fertility rate ng ating mga manok ay maganda
yung kanilang overall conditioning. So dapat 100% talagang masigla yung mga manok natin, walang sakit, at dapat alisto yung mata mo, kasi sa unang tingin mo pa lang, no, malalaman mo na kung may dinaramdam ba yung mga manok, kung contracted ba yung ulo, nakababa ba yung pakpak. So yun yung top priority, mga kasamanok. Kasi yung mga susunod na factors na sabihin ko, baliwala kung yung mismong mga manok natin ay wala sa kondisyon. So pangalawa, mga sumanwa, marahil alam nyo naman siguro na yung mga inahin natin ay kailangan nila ng magandang lighting para sa kanilang pangitlog. So kinakailangan nila yan ng natural sunlight. Yun yung isa sa mga benepisyo kapag range yung mga manok natin, kasi hindi mo kailangan gumamit ng artificial na pailaw. At sunod, mga kasumanwa, ay yung pakain na tubig. So kami, magamit kami ng Integra 3000. Kung may option sana, yung Integra 4000, mas maganda. Pero dahil nga dito ay nasa isla kami, so yun lang yung available na maganda para sa mga breeder. So yun na lang yung aming ginagamit. At syempre, gaya ng mga nakikita nyo sa mga vlog namin, yung alternative na mga pakain na mga tanim namin dito. At malinis na tubig. Syempre, dapat available yan sa kanila 24/7. So, yung pang-apat na tip, mga kasumanwa, yung mismong ratio ng aming mga tandang sa mga inahin. Ang ginagawa namin is 1:5. Ibig sabihin, meron isang tandang sa bawat 5 inahin. Pupwede ka rin namang maglagay, halimbawa, 10 inahin, no, sa isang breeding area. Pero dapat siguraduhin mo na meron ka at least 2 tandang. Nang sa ganun, maservisyuhan lahat ng mga babae. Ngayon, nasubukan na din namin, mga kasumanwa, yung 1:7, 1:10, no? Pero yung nakitaan namin ng talagang magandang resulta ay yung ratio na 1:5. At sunod ay yung egg grading. So, gayang anong kasabihan na hindi lahat ng mga babaeng manok ay pwede natin gawing breeder. So, ganun din sa mga itlog. Hindi lahat ng itlog, no, pwede nating i-incubate para mapisa. So, yung sobrang liliit at yung sobrang lalaki, hindi na namin sinasama yan. So, syempre, yan ay lahat nakadepende sa kung anong klase ng breed ng manok mo. So, kapag nagtagal ka na sa pagmamanukan, mga kasimanwa, hindi mo na kailangan gumamit ng timbangan, kasi sa tingin pa lang, malalaman mo na kung alin talaga yung mga itlog na dapat ay i-dispose, o kumbaga pang ulam na lang. No? At panghuli, mga kasimanwa, ay yung tinatawag natin na egg storage. So, gaya nung nabanggit ko sa earlier part ng video na to, 5 lang yung maximum number of days na naka-imbak yung aming mga itlog, at hindi na sila nilalagay sa refrigerator. At yun, sa ganung paraan, nakakasiguro tayo na yung fertility ng mga itlog ay na-preserve. Yan ang 6 na tips na maibabahagi namin sa inyo, mga kasumanwa, kung papaano namin papanatili na mataas yung fertility rate, no, ng aming mga breeder. At ito po ay base lang sa sarili naming karanasan sa pagmanukan. At alam ko naman na lahat tayo, no, may sarili-sarili tayong paraan kung nagmamanukan na din kayo. Ito ay pwede nyong gamitin na gabay kung sakali man na gusto nyo rin pasukin yung free-range chicken farming. So hanggang susunod, mga kasumanwa, magkita-kita po ulit tayo. Shazam!